Magandang buhay mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang sining sa teatro ng Asya na mula sa Japan na tinatawag na Kabuki. Ang Kabuki ay isang uri ng traditional Japanese drama na may mataas na estilo sa pagkanta, panggagaya at pagsayaw na isinasagawa ng mga lalaking aktor. Orihinal na ginamit ng mga Hapon ang pandiwang Akdusulutli na ang ibig sabihin ay pagkilos ng talipandas na kalaunan ay binigyang kahulugan ng mga salita bilang ka para sa kanta, bu para sa sayaw at ki para sa sining o kasanayan. Minsan na din isinalin ang salitang kabuki bilang sining ng pagkanta at pagsayaw. Dahil ang salitang kabuki ay pinaniniwala ang nagmula sa pandiwang kabuko na ang ibig sabihin ay sumandal o hindi pangkaraniwan. Ang kabuki ay tinuturing na kakaibang teatro at ang kabukimino ay tumutukoy sa kakaibang kabihisan at ipinaparada sa kalye. Kakain naman natin ang kabuko stage. Ang una nga dito ay ang hanamichi. Ito ay isang flower pot, isang walkway na umaabot sa audience kung saan isinasagawa ang dramatic na pagpasok at paglabas ng mga aktor. Si Okoni ay nag-perform sa Hanamichi stage kasama ang kanyang mga entourage. Ang isa pa na kabuki stage ay ang Kugakudo na may entablado sa harap ng madla at sa gilid na tumutulong na lumikha ng ugnayan sa pagitan ng aktor at manonood. Ang buwaro butal ay tumutukoy sa loob na disenyo ng teatro na mayroong umiikot na entablado. Ang isa pang parte ng kabuki stage ay ang supon na kung saan ito ay isang platform na tumataas mula sa ibaba ng entablado. Ang huling bahagi ng kabuki stage na tatalakayin natin ngayong araw ay ang hanamichi. Ito ay isang walkway na dumadaan sa audience sitting area para ikonekta ang stage sa likod ng teatro. Ang mga salamangkero at supernatural na nilalang ay madalas na pumapasok mula sa mga pintuan ng bitag sa hanamichi. Ang ilang mga entablado ay may doong 17 trapdoors. Kaya naman natin ang tatlong pangunahing kategorya ng kabuki play. Ang una ay ang Jedi Mono. Ito ay mga kwentong kasaysayan noong panahon ng Presengoku. Ang konteksto nito ay tumutukoy sa pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng Hapon. Ang mga mahigpit na batas sa censorship noong panahon ng Edo ay nagbabawal sa representasyon ng mga kontemporaryong kaganapan, partikular na ipinagbabawal ang pagpuna sa shogunate o pag-alagay nito sa masama, bagamat ang pagpapatupad ay naiba ng malaki sa paglipas ng taon. Ang shogunate ay hereditary military leader who were technically appointed by the emperor. Ang sumunod naman ay ang Sewa Mono, mga kwentong pambahay o ginanap noong Posengoku, pangunahing nakatuon sa mga karaniwang tao katulad ng mga taong bayan at magsasaka. Ito ay karaniwang nauugnay sa mga tema ng pampamilyang drama at pag-ibig. At ang panghuli ay ang Chosagoto o ang piraso ng mga sayaw. Usapan naman natin ang mga elemento na makikita natin sa kabuki. Ang mi, kung saan ang aktor ay may kaakit-akit na pose upang itatag ang kanyang karakter at ang kanyang pangalan sa bahay na Yago. Kung saan may maririnig na isang malakas na sigaw mula sa isang ekspertong miyembro ng madla na nagsisilbi upang ipahayag ang mahusay na pagganap ng aktor. Ang isang mas malaking papuri ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng pagsigaw sa pangalan ng ama ng aktor na si Kesho. Ang mga aktor ay nahahati sa dalawang pangunahing kategorya. Ang una ay ang Onagata na tumutukoy sa babaeng aktor at ang Araguto na tumutukoy sa lalaking aktor. Ang karamihan sa mga pangunahing taguhan sa dula sa kabuki ay ang Araguto dahil sa super-stylized na masculine heroic na estilo nito. Ang make-up ay isa rin sa pinakang iconic na bahagi ng kabuki. Ang mga aktor ay naglalagay ng kanilang sariling make-up sa pamamagitan ng pagpinta sa kanilang mukha at leeg ng puti. Pagkatapos ay pagdaragdag ng mga inilarawang linya sa pula, itim o asul. Ang pula at asul ay ginagamit ng mga araguto. Ang onagata naman na gumaganap bilang babaeng aktor ay may nakaunting pintura.
ginagamit ang rice powder upang lumikha ng puting ocheroy base para sa katangian ng stage makeup at pinapaganda o pinapalaki ng komadori ang mga linya ng mukha upang makagawa ng dramatikong hayop o supernatural na karakter. Ang kulay ng komadori ay isang pagpapahayag ng kalikasan ng isang karakter o ng kanyang katangian. Ang mga pulang linya ay ginagamit upang ipahiwatig ang pagsinta, kabayanihan, katwiran at iba pang positibong katangian. Ang rosas ay para sa kagalakan ng kabataan. Ang banayad na asul ay para sa pantay na init ng ulo. Ang maputlang berde ay para sa kapayapaan. Ang asul o itim ay para sa pagiging kontrabida, selos at iba pang negatibong katangian. Ang berde ay para sa supernatural at ang lila ay para sa maharlika. Ang dula sa kabuki ay sumasakop sa limang yugto. Ang una ay tumutugma sa Diyo, isang mapalad at mabagal na pagbungad na nagpapakilala sa madla sa mga karakter at balangkas. Ang ha ay nagpapabilis ng mga ganapan na nagtatapos sa halos mga paraan sa isang mahusay na sandali ng drama o trahedya sa ikatlong yugto at posibleng labanan sa ikalawa o ikaapat na yugto. Ang kyo ay halos palaging maikli, na nagbibigay ng mabilis at kasiyasiyang konklusyon. Mga props na ginagamit sa kabuki ay kawili-wili. Ang mga umaagos na tubig ay karaniwang kinakatawan ng mga fluttering roll ng linen o ng mga nilalang tulad ng mga insekto at fox. Ang mga prop ay kadalasang may simbolikong kahulugan. Ang pamaypay ay ginagamit upang sumagisag sa hangin, sa isang espada, sa isang tubo ng tabako, sa mga alon o pagkain. Ang mga kasuotan ng kabuki ay umiindayog sa mga patpat o minamanipula ng mga katulong na dumarating sa entablado na nakasuot ng itim na hood na robeso. Hindi sila nakikita ng madla. Ang mga babaeng karakter sa pangkalahatan ay nagsusuot ng detalyadong kimono at ubi. Ang mga pitad na pantalon ng hakuma ay sinusuot ayon sa katangian ng mga kasarian. Ang mga aktor na gumaganap ng parehong kasarian ay madalas na may suportadong midriff dahil ang isang tuwid at walang kurba na figura ay itinuturing na esensya ng kagandahan. Ang pagpapalit ng kasuotan sa kabukoy ay itinuturing na isang sining. May mga espesyal na kuponan na nangangasiwa sa kumpleto at bahagyang pagbabago ng costume at ginagawa bilang bahagi ng mga pagtatanghal. Ang mga piluka ay mahalagang aksesorya kung saan ang bawat kasuotan ay may sariling uri. Ang mga dalubhasang manggagawa ay hinuhubog ang mga piluka sa ulo. Ang mga piluka ay gawa sa buhok ng tao, buhok ng kabayo, balahibo ng oso, o buhok ng yak tail na na-import mula sa Tibet. Tapos na ang talakayan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, i-comment ang inyong mga natutunan sa ibaba ng comment section ng aking YouTube channel. Huwag kakalimutan lagyan ng pangalan at section.